siya'y pagdangon, magpakailanman. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Sa atin pong pagdiriwang ng banal na misa ngayong umagang ito, ating hihilingin sa Diyos na tayong lahat ay maging genuine sa ating pakikipag-ugnayan, hindi lamang sa ating sarili, hindi lamang sa ating kapwa, kundi lalo tigit sa Diyos na umaasang at nag-aalok na tayo ay makasama niya sa buhay na walang hanggan. Hilingin natin ang pamamagitan ni na San Pedro Bautista, San Pablo Miki at mga kasama, mga martir na nagsabuhay at naging totoo sa harap ng Diyos upang katulad nila magkaroon din tayo ng lakas na may isa buhay ang ating pananampalataya. Special prayer intention sa lahat po ng mga may sakit, lalo na yung mga humihingi sa atin ng ating panalangin at lahat po ng mga nagpa-intensyon ngayong umagang ito sa ating banal na misa. At intensyon yung lahat na naririto ngayon, kasama na rin po yung sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng ating live streaming, lalo na po yung ating mga overseas Filipino workers sa Amerika, sa Canada, sa Europa, at dyan po sa Thailand, Malaysia, Singapore, Japan, Korea, Hong Kong, Taiwan at marami pang iba. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain rin. Mga kapatid, atin pong pagsisihan ang ating mga naging kalabisan at pagkukulang na nagdala sa atin sa mas malalaking kasalanan, ihingi natin ang lahat ng ito ng kapatawaran sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang pinagmula ng matapat na paninindigan ng mga banal, ang mga martir na sina San Pedro Bautista, San Pablo Miki at mga kasama, ay minarapat mong tawagin upang mabuhay sa iyong piling matapos danasin ang krus ng pagtitiis sa kamay ng mga taga-usig
bunga ng kanilang pagdalangin para sa amin, mapangatawanan nawa namin hanggang kamatayan ang pananampalatayang aming pinanghahawakan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, tumindig si Solomon sa harap ng dambana ng Panginoon. Itinaas niya ang mga kamay at nanalangin ng ganito, Panginoon, Diyos ng Israel, sa langit at sa lupay, walang ibang Diyos na tulad ninyo. Tapat kayo sa inyong mga pangako, sa inyong mga alipin. Walang maliw ang pag-ibig na ipinadadama ninyo sa kanila habang sila'y nananatiling tapat sa inyo. Maaari bang manirahan sa lupa ang Diyos? Kung ang langit ang kataas-taasang langit, ay di sapat na maging tahanan ninyo? Ito pa kayang hamak na tahanang aking itinayo? Gayunman, dinggin ninyo ang dalangin at pagsamo ng inyong alipin, O Panginoon, aming Diyos. Dinggin ninyo sa araw na ito ang panawagan ng inyong alipin. Huwag ninyong iwaglit sa inyong paningin araw-gabi ang templong ito. Yamang kayo ang may sabi na ang pangalan ninyo'y mamamalagi rito. Sa gayon, maririnig ninyo ang bawat dalangin ng inyong alipin tuwing mananalangin sa pook na ito. Dinggin ninyo ang alipin at ang inyong bayan tuwing kami mananalangin sa lugar na ito. Dinggin ninyo kami buhat sa inyong luklukan sa langit at patawarin ninyo kami. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nasasabik ang lingkod mong, sa patyo mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko, pinupuri buhay na Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo, mga maya'y nagpupugad, maging ibong layang-laya sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi ng iyong altar, o poon, hari namin at Diyos na walang kupas. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na masasabi, silang dooy tumatahan, sa palaging umaawit, nagpupuring walang hanggan. Basbasan mo, Panginoon, yaong hari naming mahal. Pagpalain mo po siya, yamang ikaw ang humiram. Ang Diyos mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Kahit isang araw lamang, gusto ko pang sa templo mo, kaysa isang libong araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo kaysa ako'y mapasama sa masasamang tao. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, may mga Pariseo at ilang iskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila na ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain nang hindi muna naghuhugas ng kamay sa paraang naaayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga may sisidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseo at mga eskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila nang hindi man lamang naghugas ng kamay ayon sa paraang iniuutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isaías tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo gaya ng kanyang isinulat. Paggalang na handog sa aking bayan, ko'y paimbabaw lamang sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpupurit pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturong utos ng may kapal. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo'y ang turo ng tao. Sinabi pa ni Jesus kay husay ng paraan ninyo sa pagpapawalang bisa sa utos ng Diyos. Masunod lamang ninyo ang mga turong minana ninyo. Tulad nito, iniutos ni Moises, igalang mo ang inyong ama't ina at ang magsalita ng masama sa kanyang ama o ina ay dapat mamatay. Ngunit itinuturo ninyo kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang maitutulong ko sa inyo ay korban, alalaong bagay inihahain ko ito sa Diyos. Hindi na ninyo siya pinahihintulot ang tumulong sa kanyang ama o ina. Sa ganitong paraay niwawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga turong minana ninyo. At marami pang bagay na tulad nito ang ginagawa ninyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. May ilan sa atin na ang pagkaunawa sa pagpapaimbabaw or yung hypocrisy or pretense or sa salitang kanto, plastic, tupperware, ano pa, at iba pa, ay nangyayari lamang sa pagitan ng kapwa-tao na nais makipag-ugnayan. Kalimitan ginagamit natin ito sa kapwa na hindi genuine ang pakikitungo sa atin. Akala ng ilan sa atin ang pagiging plastic ay nangyayari lamang sa ganyang level. Pero ang totoo, hindi lamang po yan sa level ng tao o pakikipag-ugnayan ng tao nangyayari. Kahit po sa ating pakikipagrelasyon sa Diyos ay nangyayari ito. Kailan? Kailan ito nangyayari? Kailan tayo nagpapaimbabaw sa Diyos? When we exchange the wisdom of men or tradition or traditions of men with the commandment of God or words of Jesus. Kapag ang ating sinusundan at isinasabuhay ay ang kalakaran o tradisyon ng tao higit sa ating pananampalataya at hindi ang utos ng Diyos para tayo ay maligtas. Pagpapaimbabaw po ang tawag diyan. Bakit hindi natin dapat sundan ang ganitong disposisyon, ang ganitong ugali
Number one, dahil ang pagpapaimbabaw ay isang kasalanan. Ang pagpapaimbabaw sa harap ng Diyos ay isang malaking kasalanan dahil ang ating ginagawa ay hindi pakita o panlabas lamang, kundi dahil hindi natin sinusunod ang utos ng Diyos na siyang na magdadala sa atin sa kabanalan o kaligtasan. May mga konkretong halimbawa niya na madali nating maintindihan. Ang sabi ng Diyos, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Pero anong ginagawa natin? We try to legitimize the separation of husband and wife by seeking the writ of annulment or seeking divorce. Kaya ang simbahan ay palaging itinuturo na kailanman ay hindi yan ayon sa batas ng Diyos. At ang pagsunod dito ay pagpapaimbabaw dahil sinasubstitute natin ang utos ng Diyos sa utos ng tao o sa gawa-gawa lang ng tao. Ano pa? Para ma-justify ang maling ginawa ng tao, yung kanyang kapusukan. Ano ang ginawa ng maraming bansa? Nilegalize ang abortion. At parang pag ikaw ay kakaiba at hindi sumusunod sa ganyang patakaran o pamantayan, ikaw ay pinararatangang conservative. Ikaw ay ino-ostracize at sinasabing, oh, you're too old-fashioned. Hindi. Sapagkat kailanman ang pagkitil ng buhay ng isang inosenteng sanggol ay hindi kailanman pwedeng tanggapin bilang magandang kalakaran ng tao o tradisyon ng tao sapagkat yan ay labag sa utos ng Diyos. Yan ay kasalanan. Ikalawa, ang pagpapaimbabaw ay hudyat ng kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Ito ay tanda na ang paghahari, ang naghahari sa buhay natin at nagpapatakbo sa buhay natin ay o ang minamahalaga natin ay ang expectation ng ibang tao. Sa takot nating manindigan at mapulaan ng iba sa makadiyos na bagay na sana ay ating ginagawa katulad ng pagdarasal at pagkakawang gawa. Ikatlo, ang pagpapaimbabaw ay isang uri ng panlilinlang. At sino ang una nating nililinlang? Ang ating sarili. Hindi tayo na magiging makatotohanan. Ikalawa nating nililinlang ay ating kapwa sa pagpapakita sa kanila ng huwad nating kalooban. And ultimately, we are deceiving God. It is a form of deception. It is a deceit. Niluloko natin ang ating sarili sa pagsunod natin sa tradisyon ng tao at hindi sa utos ng Diyos. Pinapaniwala natin ang ating kapwa para tularan tayo sa huwad nating ginagawa. At ating niloloko ang Diyos na kailanman ay hindi pwedeng malinlang at nakababasa at tanging siyang nakababasa ng laman ng ating puso at isip. Kaya ngayong umagang ito, yan ang ipinapaalala sa atin ng ating mabuting balita. Huwag tayong maging mga mapagpaimbabaw.
iwasan natin ito sapagkat siya'y kasalanan na nagpapalayo sa hindi lamang sa ating sarili, hindi lamang sa ating kapwa, lalo't higit ay sa Diyos. Maging totoo tayo sa ating pakikipag-ugnayan, hindi lamang sa ating sarili, hindi lamang sa ating kapwa, kundi lalo't higit ay sa Diyos. Huwag tayong matakot na sundin ang utos ng Diyos. Katulad ni San Pedro Bautista at Paul Mickey at mga kasamahan, hindi sila natakot na sundin ang sinasabi ng mga taong nakapaligid sa kanila sapagkat hindi sila mapagpaimbabaw. At the cost of their life, hinayaan nilang matupad ang plano ng Diyos sa kanilang buhay. Hinayaan nilang masundan nila ang utos ng Diyos kaysa susundin ang utos ng tao. At sila, ngayong umagang ito, ang ating halimbawa ng genuine Christian. Tunay na Kristiyanong walang bahid na pagpapaimbabaw dahil sinunod nila ang utos ng Diyos kaysa sa utos ng tao. At ganyan ang iniiwan sa atin ngayong paalaala. Katulad ng ating mga martir ngayong umagang ito, nawa, maiwasan nating maging mapagpaimbabaw bilang binyagan sapagkat ito'y isang kasalanan na nagpapalayo sa ating sarili, sa ating kapwa, at sa ating Panginoon. Para po sa mga maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ang mga martir ay ginugunita. Ang aming paghahain ay maging kasiyasiya nawa sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan at sa ikapagpapagindapat ng aming mga dalanging iniaalay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming kagalakan na sina San Pedro Bautista at ang kanyang mga kasamahan ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon. O sana, o sana, sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinigtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama nat sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sa amin
sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at leo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloobo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sino ikaw?
kastigo sa iyo'y nag-alaga. Batid mo rin kung sino ako. Ang second collection po ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansandambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matanda at may sakit na pari sa Arsidiosis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Kahit na mawalay sa aking pili, ikaw ay aking hanapin. At kapag ika'y natagpuan, pauwi sa balik at ko'y ipapasa. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan ni Kristo'y iyong pagbigyang sa pag-ibig niya'y huwag mapawalay kailanman. At ayon sa halimbawa ni San Pedro Bautista at Paul Miki na mga mga kasamahan na mga martir mong hirang, kami naway magtagumpay alang-alang sa kanyang sa kanila. Sa amin ay nagmahal, sa kanyang amin, sa amin ay nagmahal, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan.
Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi na inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrims Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan. At bilang alaala din po ng inyong pagbisita sa pambansang Dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW, at bakang kasama ninyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. 24 ng Pebrero ay simula na ng panahon ng Kwaresma. Mangyari pong pakidala ng inyong mga lumang palaspas dito sa simbahan na ating susunugin upang gamitin sa Miyerkules ng Abu. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapalala na iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Lubin mong tularan na ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Humayo at ipahaya Kanyang pagkalingatabag Isa buhay, pag-ibig at katarungan Tanda ng Kanyang kaharian.